What's up mga kaibigan? Nandito na naman tayo sa isang panibagong video at tayo ay bubuo na naman ng isang One Piece ship by Bandai and Toei at ito ang Thousand Sunny. Mas malaki itong model na to kumpara dun sa last time na binuo natin yung flying model ni Thousand Sunny. And this one may kasama na siyang mga maliliit na figures ng Straw Hat Crew at ito yung Wano version. Okay, let's start building the toy and enjoy watching the video. Ayan, as usual, sa background, nandiyan na naman ang aking pamangkin naman kulit. Nanonood habang binubuo ko itong ano na to, laruan. Ayan, makikita nyo, ito yung mga kabibili ko lang ng mga panggawa ng laruan. In-order ko sa Shopee. Pwede kong ibigay yung link kung gusto nyo. Comment lang kayo. Ilalagay ko sa comment section yung link once na gusto nyo nung kusang ko kinuha yung mga pang-ayos na yun. Again, shoutout nga pala sa pinagbilhan ko ng laruan na to sa Shopee, sa toy shop, Wakaru Senpai Toy Shop. So, shoutout sa iyo sir sa isang mabilis at magandang transaction sa laruan na to. I-check out nyo yung page nila sa Shopee, yung Wakaru Senpai. Madami silang tinitindang iba't ibang klase ng mga build-up toys like mga Gundam, tsaka mga iba't ibang ship ng Bandai ng One Piece. So, kapag pinuntahan yung page nila, talagang malulula ka sa dami ng mga option na pwede mong mabili kung ikaw ay mahilig mangolekta ng mga ganitong laruan na binubo. So ayun na nga, makikita nyo sa video, sinisimulan ko ng gawin yung laruan at sinimulan natin to sa pagdidikit ng mga sticker sa mga naunang parts na nabuo ko na. And kung ikukumpara nga ulit natin yung sticker ng original sa peke, mas maganda yung pagkakadikit nito, no? Mas madikit siya compared sa mga peke na laruan na nabibili natin. So, dun pa lang, kitang-kita na natin yung quality ng isang original na One Piece na laruan kumpara sa mga peke. Maiksing kwento lang, paano ko nga ba na-discover itong One Piece ship na to na mas malaki kumpara dun sa nauna. May isang toy ko na nangyari or toy event sa Feelin Best Alabang Mall. Then, nag-ikot-ikot kami ng misis ko doon to check ng mga available toys. Then, nakita nga namin tong ganitong model ng laruan, yung Thousand Sunny na mas malaki. Then, we asked the price, medyo pricey siya nung nasa mall. And, sinubukan namin maghanap sa Lazada and Shopee. And, luckily, may nakita kami. And, mas mura siya kumpara doon sa mga nagbenta doon sa Toy-Con event na yon. So, yan. End up, binili namin, or binili ko, rather. At ayun na, binubuo ko na. At dahil nga, inabot ako ng ilang oras, ayan, nagutom na. Ilang oras ko din ginagawa, almost 3 hours, kain muna. At ayan na nga, unti-unti nang nagkakaporma ang ating Thousand Sunny. So, matapos natin kumain, balik kagad tayo sa pagbuo, mabilis ang buo na kagad para matapos na at makita na natin yung magiging final result ng ating pagbibuild. At heto na nga, natapos na natin ang pagbubuo ng Thousand Sunny. Ayan ang kanyang final na itsura. Okay. May kasama siyang tatlong maliliit na ship, yung lumalabas dun sa gilid nung Sunny, dun sa mga number niya sa gilid. Kung natatandaan niyo yung sa pinaka-anime, di ba? Ayan, makikita yung tatlo na yan, yung sasakyan pa nilang tatlong maliliit. So, ang galing, ang ganda. Ang ganda nung kinalabasan ng kanyang pagkabuo. Sobrang detalyado. Kudos sa Bandai.